Hello. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga kasamahan sa larangan ng pagbabarko. So, ang ating pag-uusapan sa ngayon ay magkakaroon tayo ng reaksyon e-opinion tungkol sa container ship na sumadsad or bumangga sa Baltimore Bridge, na kung saan ay maraming nagbuwis ng buhay, maraming missing, maraming injured, at higit sa lahat, apektado ang ekonomiya ng lugar kung saan nangyari ang banggaan. So doon tayo magfo-focus, kasi maraming nagtatanong kung ano daw ang dahilan, kung ano daw ang nangyari, kung bakit bumangga ang nasabing container ship sa Baltimore Bridge. So ayon sa ating mga nakalap na balita, ay wala pang malinaw na dahilan. Maraming mga anggulo na iniimbestigahan, maraming mga anggulo na mga haka-haka na dahilan, pero bilang isang marino, bilang isang educator, ito ay opinion lang natin. Maraming factors na dapat isalang-alang kung bakit nangyari ang incidenting yun. So, ayon sa mga balita, motor vessel dali is under pilotage duty. Dalawa pa ang piloto, subalit wala nang tagbot na nag-a-assist. So, unang-una, as a captain of the ship, mayroong mga chine-check, tested, checklist na dapat gawin. Kasi ang pinaka ano is kung bakit bumangga is total blackout. So siyempre pag blackout, walang power, apektado ang direction or pag-control ng barko, ng steering, nawalan ng steering. Pero as an experienced captain, kung lahat ay in order and lahat is functioning in accordance of the bridge team management, ay naiwasan sana yun na accident or na minimize. Yun lang ang ating opinion. Bakit kamo? In 2 minutes, kukompute natin, 2 minutes, ang barko ay with a speed of 8 knots, 8 knots per hour. So, ilang minutes bago sumalpok? Sabi sa balita, ayon sa balita ay 2 minutes. Then, ayon din sa kumakalat na video, nakita natin na nagkaroon na mainit, na maitim na usok
after ng magkaroon ng total blackout. So, ibig sabihin, the emergency generator started, papasok yon automatically pag nagkaroon ng total trip off on the auxiliary engine. Auxiliary engine yon yung generator. Pag namatay ang main power ng barko, automatic yon within 30 seconds or less. Kailangan mag-automatic na mag-i-start ang emergency generator na magbibigay power sa mga bridge equipment as well as the steering. Now, umusok na may team, then namatay ulit. Ibig sabihin, nag-trip off yung emergency generator dahil siguro ay hindi kinaya yung power. Or isa, baka wala rin ng gasolina ang emergency generator or hindi tinitesting. Yun ay kailangan itesting weekly. Minsan kasi, kaya ito sa ating mga kasamahan sa larangan ng pagbabarko. Huwag puros record lang. Kailangan gawin natin. Maraming mga na-experience ako na record lang ang nilalagay pero hindi ginagawa. Kaya ito ay maging aral sa ating mga marino na kung ano ang regulasyon ay sundin lang natin. Kung ang drills, kasi kasama rin yan sa drills na nagkakaroon ng drills na total blackout, steering failure. So it could be considered a total blackout emergency, steering failure emergency, and 2 minutes. Mami-minimize sana yung impact ng barko na bumangga sa tulay na yun ay ang nakasira. Kung pag-blackout, automatic, all those personnel or all those assigned and the emergency steering. Kung nakapunta ka agad yun, naka-standby, may standby na mga proper manning on both engine and deck. At dapat mayroong standby rin na sa forward, anchor party. Hindi kasi na-mention sa balita na inilaglag yung angkla. Dapat right away na nagkaroon ng blackout with a speed of 8 knots, inilaglag sana yung angkla kung nakaready. Ako kasi, in my experience, now, commanding of so many different types of ships, always the anchor party is standing by forward. Wala sa balita na inilaglag yung angkla. Kung nailaglag yung angkla, ay dapat na-minimize or napahinto, nakatulong yon para bumagal yung takbo ng barko. How many distance from the position of the ship when the total blackout occurs, kasi 2 minutes pa. 8 knots ang speed, 8 knots. So in 2 minutes. So kung tumatakbo siyang 8 knots, so siyempre mawawala na ng propulsion yun, babagal din yun. So mayroon pa sana ng distance to the pier, to the pillars of the bridge. Compute natin kung ilan ang distansya.
Kasi maraming nagtatanong sa atin. So 8 knots. Divide 60. So mayroon pa sana ng more or less ang distance pa is 500 meters away from the bridge. Kung yun nailaglag yung angkla, ay may iwasan sana na sumalpok sentro doon sa poste ng bridge. Kasi wala nang ang steering power kasi total blackout. Pero gumana naman yung as per my assessment based on the video na mga napanood ko. Kasi nung nag-total blackout nga, may umusok na maitim. So meaning, tumakbo yung emergency generator. So bakit maitim? E siguro nga, matagal rin na hindi tinitesting yung emergency generator kasi napakaitim yung usok. So yun ay sa akin lang na theory. Kasi in my experience, every week, kailangan na i-start ang emergency generator to be tested na papasok yon na mag-supply doon sa mga emergency lights, yung sa communication and especially doon sa steering. Kung pumasok yon, yung power ng emergency generator at lahat ng crew that involves an emergency steering, so may iwasan talaga yung pagbangga doon sa bridge ng Baltimore. So yun ay isang theory. Now, it is very close from the berth to the, normally, malaking barko yung 300 meters long. So, yes, tapos na magmaneobrada. And it could be also the tug must be required to escort the vessel going out after the bridge. So wala na dapat ditong sisihan, but we must looking for the solution in order not to be, para hindi na mangyari pang muli. So ang ano doon ay naging lahat naging complacent, maybe because there are two pilots in captain and liner naman yung container. For me, last time the pilot says, oh, captain is clear already, is very wide, but I told the pilot, what if having a total blackout, having a steering failure. So I need the tug until passing the breakwater. And that is the regulation. But some pilots, some captains ay, kasi rutina. So isa rin yun. So mabalik tayo doon sa response of the crew. So minsan, I experience, kaya minsan nagagalit nga ako. Or during the meeting, I just reminding always the engine party na during maneuvering, it should be a complete manpower in the engine room and in the bridge. Kasi nga, kung magkaroon ng emergency like what happened to itong container ship na MV Dali na bumangga sa Baltimore Bridge. Kung ang nag-iisa lang doon ay isang engineer, isang crew, or ratings, how could be attained those emergencies? Minsan kasi nandyan may piloto, minsan wala nang second officer or officers on duty, minsan pinabababa na dapat nga until the ships is clear from the channel,
the manning level should be maintained, yung maximum manning. Mayroon tayong manning level 1, level 2, level 3, and level 4. So supposed to be, in this case, it should be on level 4 with pilot, captain, officers, and senior officers, lookout, helmsman, kailangan maraming tao. And always, the anchor party forward ay naka-standby. Minsan yung mga ibang crew, sasabihin, ay kapi-kapi si kapitan, ang layo na. So, kung walang aberiya, talagang okay. Pero what if, yun nga ang lagi kong sinasabi during the safety meeting, during the debriefing, after the drills, what if? What if? So, biro mo yun, na-collapse yung lahat ng ang haba ng bridge, yung mga nag-kakandak ng maintenance sa bridge is all missing. Yung mga sasakyan na nagtatawid sa bridge, yung iba missing yung mga tao, yung iba nakasurvive. So yun, maraming dapat isaalang-alang. Sabi nga ng ibang mga seafarers, ano na naman ang magiging impact nito sa mga seafarers? What kind of training na idadagdag naman? For me, walang dapat na idagdag. Kailangan maging ano tayo? Sundin lang ang regulasyon. Kung iyon ay properly manning, kasi may isang case pa na sabi iniimbestigan na maybe kaya nag-trip up ay madumi ang filter or madumi ang fuel or diesel, kung ano man ang ginagamit. It was happened to me in Cebu nung nag-inter-island ako. Mayroon akong chief engineer na okay, pero hindi. Pinalitan yung filter kasi pupugak-pugak nga yung generator. Sabi ko, palitan ang filter. Okay. Pinalitan daw. Nung tumirek, so yun, naghugas kamay na yung iba. Hindi man pala pinalitan. Where is the record that you change the filter of the auxiliary engine? Where is the record that you change, you refill? Is, kaya nga, ngayon, pwede sigurong idagdag. Is not only a record, documentation, it should be, yung mga critical equipment should be man or lagyan ng mga CCTV para doon makita talaga na yung iba kasi may naging third mate ako na week monthly inspection ng mga safety equipment. Abay, pag-ikot ko ngayon na April, yung May nasulatan na, na-inspect na, ina-advance na kasi ayaw nang umikot. So, sa aking mga kapwa seaman, we must follow rules and regulation. Yung tama lang sundan natin, we could eliminate those emergencies. Kasi nga, ang emergency ay hindi natin, we never know kailan to mangyayari. Maybe today, tomorrow, after tomorrow, we never know. Naalala ko pa nung sumakay ako, first time ko sa inter-island. Yung mga taga inter-island pala, kaya pala maraming nagiging aksidente dahil nagiging complacent sila. Noon yung mga Sulpicio, yung mga lumubog, ang cause noon is moving cargo. The stability ay nabago. Pagsampa ako sa isang container ship locally, hindi ko na i-mention kung anong agency yun, anong company yun. Pagdating ko, pag-ikot ko, pagbitiw ng Manila, yung mga moving cargo,
Hindi nilasing, kalso-kalso lang, nasa ibabaw pa ng hats cover. At yung mga cleats ng hats cover, hindi rin nilalagay. Kasi sabi nila, sir, isang araw lang naman ang biyahe. Tagal na kami dito, wala naman nangyayari. Sabi ko, hanggat ako ang kapitan, isecure nyo. Pag-uwi ko, kung anong ano nyo, huwag nyo na akong sundin. But for me, that is a normal and proper securing of cargo. Kailangan isecure ang mga hatch cover clips, ilasing ang mga cargo, lalo na mga sasakyan. Hindi nilalasing yun. Minsan nilalasingan lang na container sa loob lang, ay sa labas lang, dalawang container lang, kabilaan, yung gitna hindi na. Sabi ko, what if? Yun kasi ang lagi natin isaisip. What if? Oh. Sabi, maraming training na. Maraming ang training, marami tayong certificate, but some of us, some seafarers, real talk tayo. Yung iba, hindi nag-a-attend. And after lang sa certificate, after lang sa compliance, dapat mayroong compliance and dedicated. Sabi, paulit-ulit na nga. Kasi para ma-refresh. Ayun. Bakit umusok ng napakaitim? Just because maybe matagal na hindi ini-start yung emergency generator. Sasabihin, record-record yan. At marami rin na mga engineers and deck officers na hindi nagtitesting ng hindi ine-execute or hindi ginagawa kung ano yung nakalagay doon sa pre-departure checklist. Testing ng steering, testing ng main engine, kung gagana o hindi, testing ng lahat ng mga equipment in accordance to that checklist. Wala. Hindi pa nga, minsan nakita ko yung third mate. Kasi yun daw kagawian nila. Tapos na. Sabi ko, paano natapos? Papipirmain mo ko, you should do it on actual lahat. Kasi si El Capitan ay nasanay sa cruise ship na ang checklist sa passenger kasi talagang ginagawa yung lahat ng checklist. Sa mga cargo, nung lumipat ako sa cargo in 2007, wala. Sabi, record lang. So, kailangan natin na gawin yun. Kaya, nung nasa cruise ship ako, sa bridge kasi ay mayroong 8 CCTV sa barkong pinanggalingan ko. So, ngayon siguro, isa sa mga mandatory na gawin for the safety para yung mga seafarers gawin at hindi lang record. Lagyan ng lahat ng camera. Sa bridge, lagyan ng camera. Sa main engine, control room, sa generator, para makita talaga ang maintenance na ginagawa nila. Is a proof of evidence na talagang ginagawa nila. Na ang recording ay kayang isang buwan. Nasakay ako sa isang company sa PIL, is a Singaporean company, na lahat, monthly, yung sa VDR, ine-extract yun at isinesend sa kanila. So, hindi man nila babasahin yun. So, magiging aware yung mga crew and officers that all activities, all operation ay recorded na hindi pwedeng sabihin na mais-mais or record-record lang. So, itong nangyari sa container ship na bumangga sa Baltimore Bridge is a wake-up call sa lahat ng mga seafarers, especially to the captain, na kailangan
The captain should make it that all the rules and regulation checklist should be complied, should be done in accordance to the checklist. Yun ang mahirap kasi yung iba ay nakasanayan yung ganun. So dapat ito ay yung mga nag-aaral pa lang. Kailangan mamulat na sila na lahat ng ginagawa ay recorded. Kaya nga nagkaroon ng deficiency ang Philippines sa IMSA. Isa yon sa mga hinahanap ng IMSA is the record of the instructor and the record of the student. Mayroong isang school noon na yun ang grievance na nakita ng... Kasi sabi nga ng European Union, yung nag-inspect dito, paano mo malalaman na itong estudyante ay pumasok? Paano mo malalaman na yung instructor ay pumasok? Then, para yung KUP doon under STCW ay na-achieve or na-attain ng estudyante. Eh, wala kang record. Wala. So, yun. Ngayon, nangyari doon sa Dili, baka paspasan yung mga crew doon, kapitan, na i-antedate yung record. Kaya mangyayari nito, madadagdagan, siguro, ang idadagdag is a non-report to the from the ship update pala na talagang ginagawa. Kasi hindi doon na ano yung naging action ni ano, sa bagay sa investigation na yun. Itong mga report ay hindi natin or hindi complete. So kasi yun ay nasa paglilitis na, nasa ano na doon, so ayaw na lang marami pang mga information na makalabas, doon na yun sa investigation committee. So yun lang ang ating opinion. The seafarers is well trained. Kaso lang, kahit na nga napakatalino mo, kahit na nga napakagaling mo, if you are under stress, fatigue, yung utak natin ay hindi na 100% functioning. So, isa pa. Kaya kailangan din natin na masanay na sa mga stress, fatigue, lalo na pagdikit-dikit. So, kinakailangan talaga na additional na manpower. May mga container ship na maliliit, sasabihin maliit, walang third mate, second mate, chief mate, kapitan, may duty, dikit-dikit ang ito. So yun, napaka-delikado rin yun. Kaya maraming dapat isalang-alang not only and the education side, the STCW, but also to the management and to the local port regulation. So yun lang ang ating masasabi sa nangyaring insidente sa Baltimore Bridge na kung saan isang container ship ang bumangga na nawalan ng propulsion or power, total blackout. If the crew and officers maintaining, practicing, exercising, conducting a proper drill for every emergency that could happen on board the ship, it will help sa mga ganong pangyayari. Kasi in 2 minutes, with a speed of 8 knots, kasi once na nag-stop yung propulsion, lalong babagal pa yun. So, after 2 minutes, bumanga. So, more or less, nasa 500 meters yung distance pa sa bridge.
kung pumasok yung power ng emergency generator at yung mga crew and officers involved in emergency steering, responding immediately, properly, hindi sana bumangga yung barko sa bridge. Then another thing, kung hindi lang pinakawalan sanang maaga yung tugboat, nag-escort yung tugboat up to the bridge or after passing the bridge, nawala ng propulsion, nawala ng power, iyon ay naitulak ng tugboat, hindi babangga yung barko sa bridge. So yun. Maraming salamat sa inyong lahat.